Hi guys! Welcome back sa aking channel. So today's video, isi-share ko po sa inyo ang mga advantages at disadvantages dito sa Lumina Homes. So lahat po ng mga followers ko na nagtatanong about sa advantages at disadvantages ng Lumina Homes. So heto na po siya guys. Kung ano po yung mga nalalaman ko, yun lang po yung may share ko po sa inyo. So actually po, tumitira kami dito, umuwi kami dito sa bahay, sa Lumina Homes, every weekend lang po. So, hindi po lahat na mga na-experience ko po dito, hindi po lahat na ma-share ko po sa inyo. Okay, so, ang first advantage ng Lumina Homes is lot property compared to condominium unit is ang lot property po dito sa Lumina Homes is mapapamana po ninyo sa mga anak nyo or sa mga apo nyo. Compare kasi sa condominium unit, hindi po siya mapapamana. So, hindi siya lifetime na mapapa sa inyo ang unit. So, dito, lot property is mapapa sa inyo lifetime. Okay? So, mapapamana pa sa mga anak nyo. So, next is, next advantage, lot, ang price ng lot dito is friendly, reasonable price. Okay, so bakit ko nasabi na friendly and reasonable price? Because mura lang po siya. So sa amin kasi dito is nag-down payment kami ng 3,500 sa year namin. Okay, so ang monthly amortization namin kasi na-loan namin siya sa Pag-ibig. So, ang monthly amortization namin is nasa 2,200 plus lang. So, napakamura lang talaga. Tapos, yung equity na binayaran namin is nasa 96K plus. So, that's why mura lang talaga. So, siguro kung ika-cash nyo siya, nasa mga 450,000 pesos ang isang unit ng Lumina Homes. Okay, so napakamura talaga. So dito sa Grand Europa, ito lang talaga na sasali. Ito lang talaga na unit na housing na pinakamura ang presyo. Okay, so itong Lumina Homes guys, by the way, itong Lumina Homes is low cost housing siya pero social siya na housing. Okay, so ewan ko ba kung paano siya i-describe, basta low-cost housing siya pero maganda ang Lumina Homes. Okay, so next guys, advantages po ng Lumina Homes is pwede kayo makapark ng mga sasakyan nyo. Kung kayo po may mga sasakyan po kayo, pwede kayo magpark sa harap ng unit nyo. Okay, So, ang disadvantages lang po is dapat yung kukunin nyo na sasakyan is maliit lang po siya. So, kung van yung sasakyan nyo, yung mga malalaking sasakyan, medyo mahirapan talaga kayo mag-park. Kasi, for example, ito yung disadvantages to guys ha. Kasi, example po, magkaharap kayo, kapitbahay nyo, kaharap ng kapitbahay nyo, may sasakyan din. Malaki din yung sasakyan niya. Tapos sa inyo, malaki din. So, wala kasi ibang parking space dito. So, for example, nasa inner unit kayo or end unit. Nasa inner unit kayo, guys. Okay, so dalawa kayo, magkaharap na magkapitbahay, may mga sasakyan. So, kapag malaki po yung sasakyan nyo, is mahihirapan talaga kayo. Kasi wala nang madaanan yung mga dadaan ng mga sasakyan. Kasi kunti, maliit lang kasi ang space ng ating kalsada, guys. Okay, ng ating daan. So, dapat ang kukunin nyo or ang bibilhin nyo ng mga sasakyan is maliliit lamang. Okay, like mga Wigo, mga ganun na style, hatchback, ganun. So, maliit lang siya. So, pwede yan siya i-park nyo sa harap ng bahay nyo. Okay? Minsan kasi, ang disadvantages din kasi kapag may mga sasakyan kayo na mga malalaki, lalo na't may mga kapitbahay kayo na mataas yung pride, guys. Yung ano talaga, yung mga isog, dili magpaalas. So, trouble talaga, guys. As in trouble.
Okay, so ang advantages naman at ang advantages naman kung may unit kayo na nasa inner nasa end unit, kung nasa ano pa, inner ano, end unit and corner unit. So ang end unit and corner unit, so ang advantages po niyan is pwede kayo mag-create ng parking space, pwede kayo mag-build ng parking space, pwede kayo mag-create ng another extra room, bedroom. So pwede yan siya. Yan yung advantages. Compare sa inner unit, no space talaga side by side. So kung may mga unit kayo, corner unit, saka end unit, so pwede nyo siya gawing parking space at saka bedroom. So create kayo ng bedroom. Yes. Okay, so ano pa? Disadvantages, guys. So ang disadvantages sa mga neighbor, dapat po hinaan nyo lang po yung boses nyo. Kasi po row house kasi ang bahay natin dito. So once na magsasalita kayo ng malakas, or kahit hindi siya malakas, guys, yung normal voice nyo lang, maririnig talaga sa kapitbahay. So, yan yung disadvantages ng pagtira dito sa Lumina Home. So, dapat, kung mag-aaway talaga kayo, guys, hinaan nyo lang ang boses nyo para hindi naman nakakahiya sa mga kapitbahay. Tapos, pwede nyo din siya i-concrete siguro, kasi dito sa amin is naka-hardiflex kasi yung mga partition namin. So, ano talaga, yung boses talaga, lalabas, pasok-labas. So, siguro kung naka-concrete talaga yung room nyo, siguro kung mag-aaway kayo or nagsha-shout kayo dyan, hindi siguro gaano marinig. Pero dito sa sala talaga, as in, narinig talaga kahit nasa harap ng bahay lang namin. Yung kapitbahay namin nagsasalita lang, nagiinuman, as in, dinig na dinig talaga. Okay, so may mga, yung mga magpa-party, natutulog na kayo, may mga nabivideoke dyan, as in talaga, guys, madidisturb talaga kayo. So yan yung disadvantages dito sa Lumina Homes. Kapag may kapitbahay kayo, row house kasi dito, so expected nyo na talaga na ang ingay papasok talaga sa inyo. So dapat hinaan nyo lang yung boses nyo kapag mag-aaway kayo, ha, para hindi marinig ng mga chismosa ang mga kapitbahay dyan. Okay, so next, guys, is advantage. So sa isang unit, for example, the inner unit dito sa Lumina Homes, pwede kayo sa mga mag-asawa dyan na may isa at saka dalawang anak, isa, dalawa, tatlo anak, hanggang tatlong anak lang siguro pwede kayo titira dito sa Lumina Homes. Kasi pwede nyo siya gawing 3 rooms ang inner unit, extend nyo lang sa backyard ang isang room. Okay, so kung more than 3 children's na kayo, so hindi na kayo pwede dito sa inner unit. Pero kung dalawang unit ang kukunin nyo, kahit more than 3 yung children's nyo, pwede kayo titira dito sa Lumina Homes. So hindi siya masikip kasi dalawang unit yung kinuha nyo. Pero kung isang unit lang, no-no talaga, guys, no-no kapag more than 3 na yung children's nyo. Okay, so ano pa ba? Dito sa area namin, ang advantages talaga dito is napakalakas ng water dito. Unlimited water, malamig ang water, malinis. So, yan yung experience namin dito. Tapos, yung ilaw dito, hindi siya nag-brown out. So, siguro, wala pa. Hindi pa time na mag-brown out. So, basta ang pinaka-the best advantage dito is ang water. So, yan talaga ang uunahin nyo. Kapag maghahanap kayo or bibili kayo ng lote or ng bahay, ng house and lot, so, siguraduhin nyo talaga, itatanong nyo talaga muna kung okay ba ang water dito. Kung sino yung source ng water. Kasi dito sa amin is Alvarez ang source ko. So, ang tubig dito is malamig, malakas, malinis. As in, maganda talaga ang water dito. Kaya, heto. So, buti na lang hindi kami napadpad doon sa kabilang housing. Kasi, wala talagang water doon, guys. Doon sana kami, buti na lang, hindi namin tinuloy. So, at least dito, sa tubig pa lang, enjoy na kami. Okay, unlimited talaga.
So next, disadvantage guys. So my monthly, ano ba dito? My monthly na binabayaran tayo dito sa Lumina Homes. So, advantage ba yan or disadvantage? Siguro ewan ko. Basta may binabayaran kami na 230 pesos dito. Okay, sa water naman dito, may minimum price. 230 pesos ang minimum dito sa water. Gagamitin nyo or hindi gagamitin, babayaran nyo talaga every month 230 pesos. So, yan yung minimum ng water dito. So, dapat usik-usikin yung tubig guys para mapuslan. So, ano pa ba? Meron pa ba? So far, yun lang siguro. Siguro yun pa lang siguro guys, ang mga, ay ano pa? Advantage din pala is, pwede kayo maka-create dito sa loob ng bahay nyo kung ano yung mga gusto nyo i-create. So, yan yung advantage. Hindi siya bawal. So, ang bawal lang is, yung disadvantage lang is sa labas, sa fence and extensions nyo, hindi kayo pwede mag-create siya ng mga, mag-build siya ng mga against policy ng Lumina. Kasi may rules sila dyan ng mga height measurements na itatayo nyo dyan sa labas. So, yan yung disadvantage. Dapat follow the rules talaga sa Lumina House para hindi kayo magkakaproblema. Okay, so dito lang sa loob, pwede kayong makakreate ng everything kung ano yung gusto nyong gagawin. Okay, so even the second story guys, the Angeli unit, yun pa rin, row house pa rin siya. So yung mga disadvantages is yung mga voice talaga. So the same lang yung mga advantages at disadvantages ng Angeli, yung second story at saka itong ano, row house na one story lang. Okay, so siguro yun lang yung mga na-experience ko po dito guys. So lahat po na nalalaman ko dito, so yun lang po. Okay, so kung may ibang mga nalalaman pa ko dito, so i-update ko kayo about the disadvantages and advantages about the staying here in Lumina Homes. Okay, so thank you guys. Bye.